Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng isang paksyon ng Moro National Liberation Front o MNLF ang ilang barangay sa Zamboanga City kaninang madaling araw. Sa pinakahuling bilang ng lokal na pamahalaan ng lungsod, anim na ang patay. May mga biyag din naman ang mga sibilya ng mga rebelde. Daan-daan na rin ang napilitang lumikas. Ang gusto daw ng grupo ay maiwagayway nila ang matawat ng MNLF sa City Hall ng Zamboanga. Dahil sa tensyon, nagpatupad na ng curfew sa buong lungsod. Mag-uumpisa po alas 8 ngayong gabi. Tatagal hanggang alas 5 na madaling araw. Nakatutok si Ruth Cabal. Bandang alas 3 ng madaling araw, nagising ang mga residente ng mga barangay malapit sa baybayin ng Zamboanga City sa mga putok ng baril. Ayon sa mga militar at pulis, sumugod ang mga miyembro ng isang paksyon ni Moro National Liberation Front Founding Chairman Nur Miswari. Sa kuhang ito, makikita ang sundalong may asul na bonnet na iniinspeksyon ng kanyang mga kapwa-sundalo matapos daw tamaan ng umano'y sniper ng maumatakeng MNLF. Sa pahayag ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco, anim na ang naitatalang patay sa bakbakan. Isang pulis, isang sundalo at apat na sibilyan. Ang asawang ito ng isang namatay na pulis hindi matanggap ang nangyari. 24 naman ang sugatan mula sa panig ng gobyerno gaya ng lalaking ito na nakita ng GMA News na inilalabas sa ambulansya. Hanggang ngayon naman ay hindi pa alam kung may namatay o nasugatan sa panig naman ng MNLF. Sa labas ng Zamboanga City Medical Center kung saan dinala ang mga sugatan, nagsagupaan din ang mga tropa ng militar at rebelding MNLF. Nasa 10,000 residente ang lumikas sa takot na madamay sa kaguluhan. Gayunman lahat dumaraan sa inspeksyon, babae man o lalaki. 200 residente raw ang hawak ng mga rebelde sa barangay Santa Catalina. 20 naman sa barangay ng Talon-Talon. At may ilan pa umanong hostages sa ilang establishmento sa lugar. Our goal is to protect and secure Zamboanga City and prevent the lives of people, particularly innocent civilians, from being affected. Sa pagkakaalam umano ni Abdul Sarin, gusto umano ng Miswari faction na payagan silang magmarcha mula sa barangay Santa Barbara hanggang sa City Hall ng Zamboanga upang maitaas ang watawat ng MNLF sa lugar. Pero ayon kay Mayor Climaco, di sila papayag na mangyari ito. We are part of the sovereign Republic of the Philippines and as an extension of the national government, we will never allow any flag to be raised except for the Philippine flag. Bago pa nangyari ang pag-atake nitong madaling araw, may naaresto ng 5 miyembro umano ng MNLF ang pulisya bandang alas 10 ng gabi. Ilang oras matapos nito, ayon kay Mayor Climaco, sabay-sabay nang inatake ang mga coastal barangay ng Santa Catalina, Santa Barbara, Talon-Talon at Mampang. Maagang sinuspindi ang mga klase sa Zamboanga City at nagsara na rin ang mga establishmento sa downtown. Ang lungsod tuloy, mistulang ghost town. Inatasa na ang Philippine Marines na arestuhin ang lahat ng tao na nakasuot ng camouflage maliban sa mga pulis at sundalo sa lugar. Patuloy naman ang ginagawa nilang assessment kung kailangang magpatupad ng curfew. Kinukod din na naman ang isa pang paksyon ng MNLF ang pag-atake. Ayon kay Romeo Seman, Executive Director ng MNLF Central Committee, hindi raw tama ang ginawang pag-atake sa mga sibilyan upang mapakinggan ang mga hinaing ng mga rebelde. Naniniwala raw sila na tanging sa pakikipag-negosasyon lang sa pamahalaan matutugunan ang kanilang mga hiling. Our position is to exhaust all possible peaceful means for the implementation of the 1996 final peace agreement. So wala pa sa amin yung support the declarations of independence of Brother Nur. Nanawagan rin si Abdul Sarin ng MNLF Central Command sa Organization of Islamic Nations na pumagitna na sa gulo. Kailangan nga si diplomat ang kumausap kay Miswari para mahinto ito. But DYC diplomat has to coordinate with our government, with Malacanang. Pag-usapan ito. Ginagawa rin daw ito ng mga tauhan ni Miswari dahil gusto nilang makuha ang atensyon ng mundo. What they are doing is to catch world attention para pakinggan sila ng mundo, pakinggan ng gobyerno tungkol sa hinanakit nila. Maging ang Malacanang, kinundinan na rin ang pag-atake. Rumispondi na rin daw ang mga otoridad sa pamamaraang makakabawas sa banta sa buhay ng mga inosenteng sibilyan sa lugar. Nasa Zamboanga na rin si DILG Secretary Marojas para personal na i-monitor ang sitwasyon. Ruth Cabal, nakatutok, 24 Oras.